Okay, magandang araw ulit sa inyong lahat. At sa pagpapatuloy nga ng ating topic patungkol sa mga duties and responsibilities ng ating mga barangay officials, ay tumungo naman tayo sa ating mga appointed officials. At sino ba yung ating mga appointed officials? Sila yung mga hindi elected, sila yung in-appoint. In our case, meron tayong secretary at treasurer. Meron pang ibang mga appointed officials na pwedeng i-appoint ng punong barangay. Pero sa amin ay meron lang tayong treasurer at secretary bilang appointed officials. At sino ba ang mag-a-appoint sa kanila? Siyempre si punong barangay. Siya yung appointing officer. At kailangan din sang-ayunan ng ating sangguniang barangay members. At trabaho ng ating sangguniang barangay members ang sumang-ayon sa pag-a-appoint ng ating punong barangay, provided na na-meet yung mga qualifications ng isang appointing officials. So kung yung kanyang qualification ayon sa batas ay na-meet naman, o obligado si sangguniang barangay members na sang-ayunan ang paghirang ng punong barangay sa kanila. Okay, una ay ang barangay secretary. Okay? Ayon sa batas, ayon sa ating Section 394 ng ating Local Government Code o ang ating RA 7160, i-appoint ng punong barangay ng may pagsang-ayon ng sangguniang barangay at hindi kailangan ng attestation ng ating Civil Service Commission. Okay, so, di ba sa gobyerno, kailangan merong civil service, subalit ang ating mga appointed officials sa barangay ay hindi na kailangan ng attestation ng Civil Service Commission. Okay, nandito yung mga qualifications ng barangay secretary. Of legal age, qualified voter, at aktwal na residente ng barangay. Hindi siya member ng sangguniang barangay, at hindi siya government employee, at hindi rin siya kamag-anak ng punong barangay hanggang sa ika-apat na antas ng dugo. Okay. Ito yung duties and responsibilities ng ating barangay secretary ayon sa Section 394 ng ating local government code. Number one, pag-ingatan ang lahat ng mga record ng sangguniang barangay at ng barangay assembly. O given na yan, ano? Number two, ihanda at pag-ingatan ang mga minutes ng lahat ng mga meeting ng sangguniang barangay at ng barangay assembly. So siya yung magbi-minutes. Ibig sabihin, siya yung magsusulat at mag-take note, mag-take down ng mga pinag-usapan sa meeting. Number three, ihanda ang mga listahan ng mga miyembro ng barangay assembly at ito ay ipaskil sa mga lugar sa barangay. Sino ba yung mga miyembro ng barangay assembly? Siyempre, yung ating mga residente na of legal age. Okay? Number four, tumulong sa paghahanda ng mga kinakailangang porma sa pagsasagawa ng barangay election, initiatives, referendum, o mga plebisito sa barangay sa koordinasyon sa COMELEC. So, part ng trabaho ng barangay secretary ay tumulong sa election. Number five, tumulong sa municipal civil registrar sa pagre-rehistro ng mga kapanganakan, pagkamatay at kasal. So, part din yun ng trabaho namin, ang tumulong sa municipal civil registrar. Kaya nga tayo ay gumagawa rin ng mga certification sa barangay patungkol sa ating registration. Number six, magtago ng updated na record ng lahat ng mga naninirahan sa barangay. Okay, so dapat merong master list ang barangay secretary sa pangangalaga niya na nandoon yung mga data ng lahat ng mga naninirahan sa barangay. Nandoon yung pangalan, nandoon yung birthday, birthplace, nandoon gender, civil status, citizenship, occupation at iba pang mga datos na idinidikta ng batas o ordinansa. So, dapat ang secretary meron yan. At syempre, dapat updated. Ano? Okay, number seven, magsumite ng report sa aktwal na bilang ng mga residente ng barangay ng madalas kung kinakailangan. Okay, so kung kailangan, dapat magsumite ng aktwal na population ng barangay ang secretary. Number eight, gampanan ang iba pang mga kapangyarihan at tumupad sa iba pang mga tungkulin at mga trabaho ayon sa inuutos ng batas. Okay, so marami pang trabaho ang secretary. Kasi ang secretary naman talaga at mga appointed officials naman talaga ang madalas na maraming trabaho kasi diba tayo ay bureaucracy at marami tayong dokumento. So more on documentation tayo. So talagang maaatang yun sa ating balikat. At yung mga audit ay syempre si secretary na din ang gumagawa. Si secretary na din ang bumubuo ng mga ordinansa although ang nagda-draft dapat noon ay ating sangguniang barangay members
Ngunit ang magta-type noon at ang bubuo noon ay si secretary. Okay? At madalas din naman na hinihirang bilang miyembro ng mga barangay-based institutions ang secretary kasi kailangan talaga ang secretary. Okay? Sa documentation. At ang secretary din ng barangay, ang siya ding secretary ng ating lupon tagapamayapa ng barangay. Okay, tumungo naman tayo sa ating barangay treasurer. Ang barangay treasurer, katulad ng secretary, ay a-appoint din ng ating punong barangay nang may pagsang-ayon din ng sangguniang barangay at hindi rin kailangan ng attestation ng ating Civil Service Commission. At ganun naman yung qualification, legal age, qualified voter, actual na residente ng barangay, hindi siya membro ng sangguniang barangay at hindi siya government employee at hindi rin siya kamag-anak ng punong barangay hanggang sa ika-apat na antas. At kailangan magbayad ng bond, ano, na sa batas na kailangan magbayad ng bond sa halagang hindi hihigit sa 10,000 piso ang barangay treasurer, na ang premium ay babayaran naman ng barangay. At ang magkukwenta ng bond, syempre sa sangguni ang barangay members, okay, na nakasulat sa batas yan. Okay, ano ba yung duties and responsibilities ng ating barangay treasurer? Ayon sa Section 395 ng ating Local Government Code, number one, pag-ingatan ang mga pondo at ari-arian ng barangay. So sa kanya, nakasalalay lahat, o sa kanya lahat nakaatang ang pag-iingat ng mga pondo at ari-arian ng barangay. O number two, mag-kolekta at mag-issue ng mga official receipt sa taxes, fees, contribution, monies, materials, at iba pang resources at ang mga ito ay ilalagak sa deposito ng barangay. Ito ay alinsunod sa Title 5, Book 2 ng kodigong ito. So, sa kanya lahat nakasalala yon, yung mga OR at yung pagdedeposito ng ating mga pondo at ari-arian. Number three, magpalabas ng pondo alinsunod sa mga pamamaraang pinansyal sa ilalim ng kodigong ito. Alinsunod pa din sa financial process natin na nakasulat pa din sa ating batas. Number four, magsumite sa punong barangay ng isang pahayag na sumasakop sa aktwal na tantiya ng kita at gastos ng barangay para sa nakaraang taon. Sa ilalim ng provision sa Title 5, Book 2 ng kodigong ito. So, kailangan meron siyang yearly report sa estimated total estimated budget at expenditures ng nakaraang taon. Number 5, maglabas ng nakasulat na report sa accounting ng lahat ng pondo at ari-arian ng barangay na nasa pangangalaga niya sa bawat pagtatapos ng taon. So parehas lang, year-end report patungkol sa budget. At siguruhin lahat ng mga report ay bukas para sa mga miyembro ng barangay assembly at iba pang ahensya ng gobyerno. Okay, number 6, magpatotoo sa pagkakaroon ng pondo kung kinakailangan. Okay, siya yung mag-a-attest ng pagkakaroon ng pondo sa mga proyekto, halimbawa, sa mga pagkakagastusan o sa mga programa ng barangay. Number 7, magplano at mag-asikaso ng mga rural postal circuit sa loob ng kanyang jurisdiction. So, ibig sabihin, pag meron palang mga postal circuit sa loob ng barangay, ay kailangan ding asikasuhin niya ng ating barangay treasurer. Number 8, gampanan ang iba pang mga kapangyarihan at tumupad sa iba pang mga tungkulin at mga trabaho ayon sa inuutos ng batas. Okay, so marami pa din siyang ibang trabaho na ayon sa inuutos ng batas dahil siya ay appointed official at siya din ay in charge sa mga documentation patungkol sa finances ng barangay. At madalas din siyang hinihirang na miyembro ng mga barangay-based institutions katulad ng Barangay Development Council, yung ating Bids and Awards Committee, at iba pang mga institution sa barangay na kailangan yung kanyang serbisyo. So sa susunod ay pag-uusapan naman natin ang duties and responsibilities ng ating sangguniang kabataan. At ilalagay ko sa baba yung mga links ng iba pa nating mga topic, yung mga duties and responsibilities ng iba pang mga barangay officials. At ito ulit ang inyong astig na sek. Maraming salamat at hanggang sa muli.